So what's up mga kaibigan? Ikaw ba ay bagong estudyante ng senior high school ngayong taon? At hindi mo pa alam ang iyong kukunin? Hindi ka pa makapag-enroll dahil nahihirapan ka o nalilito ka sa pagpili ng iyong papasukan? Mga kaibigan, Arts and Design po ang inyong pasukan. So, ano nga ba ang Arts and Design? Ano-ano ang mga itinuturo sa loob nito? Sino-sino nga ba ang dapat pumasok sa Arts and Design? At ano-anong mga benepisyo ang makukuha natin dito? At ano-ano ang mga kurso na related sa Arts and Design na pwede natin pasukan pagdating sa kolehiyo? So, kung gusto niyong malaman ang mga kasagutan sa mga katanungan yon, keep watching on this video! Ng mga karera sa performative at creative na larangan. At kapag narinig niyo po mga kaibigan ang salitang arts and design, papasok na dito ang music, theater, dance, creative writing, visual arts, at media arts. Pangalawa, ano nga bang pinag-aaralan sa loob ng arts and design? Mga kaibigan, ang pinag-aaralan po sa arts and design ay ang core subjects at ang specialization subject. Ano nga ba ang core subject? Mga kaibigan, ang core subjects po, ito po yung pinag-aaralan ng mga estudyante sa senior high school or kahit anong strand sa senior high school. Kahit ABM, UMS, GAS, STEM, pinag-aaralan din to. So mga kaibigan, sa mga nagsasabi po na ang arts and design daw po ay mas pinagtutukunan namin ng pansin ang specialization subject namin kesa sa academic, hindi po mga kaibigan. Balance lang po namin na pinag-aaralan yun. Kumbaga, pantay lang sa academic at sa specialization. At pagdating naman po mga kaibigan sa aming specialization subjects, ay napakarami pong itinuturo dito. Katulad sa music, kung paano tumugtog, kumanta, ganyan. Sa dance, paano naman ang tamang paggalaw, paano pagsayaw. Pangatlo sa theater, paano yung maging mabuting pag-acting, paano yung humarap ka sa entablado. So, sa visual arts naman, ang napakadami, paano yung pag-painting, ganyan. So, mga design. Sa creative writing naman, dito yung mga sumusulat ng mga script or gumagawa ng script sa play, ganyan. Tsaka sa, ano naman, media arts, napakadami, all about media. So, marami talaga pinag-aaralan dito. Kaya, napakaganda na marami kaming natututunan dito. So, nagkakaroon din kami dito ng mga pag-workshop, mga activities, na kung saan i-enhance pa namin yung mga skills or mga talento namin pagdating sa pagiging arts and design. So, hindi ka magsisisi na pumasok ka dito dahil marami ka talagang matututunan. Katulad ko, may mga bagay akong hindi alam dito. Bago ako pumasok sa arts and design, may mga hindi ako alam. Pero nung pumasok ako dito, so marami akong natutunan. Kumbaga, hindi ka matakot na pumasok dito. Hindi ka matakot na kunin ang pagiging arts and design. Kasi tuturuan ka nila, tuturuan ka dito kung ano ang hindi mo kayang gawin. Pangatlo, sino-sino nga ba ang dapat pumasok or kumuha ng strand na ito? So mga kaibigan, kahit sino pwedeng pumasok sa pagiging arts and design. Pwedeng kumuha ng strand na ito. Kahit wala kang talent, kahit mahihayin ka pa, or kahit ano. Kasi mga kaibigan, kung huwag kang matakot na wala kang talent, kasi dito sa arts and design, ma-enhance talaga yung talento mo. Meron nga kami mga kaklase na yung parang una, sabi nila, ala, wala akong kayang gawin, yung ganito lang. So hindi mga kaibigan, sa arts and design, gagawin mo ang lahat. Hindi yung isa lang dapat yung pagtuunan mo ng pansin doon. Hindi, sa arts and design, gagawin mo lahat. Kasi para naman yun sa sarili mo or para naman iyon sa future mo. Kasi kumbaga, kapag maghahanap ka ng trabaho, hindi lang isa lang ang alam mo. Madami. Yun. Yun ang kagandahan sa arts and design. Hindi lang isa ang pinag-aaralan, kundi napakarami. Pang-apat, ano-ano mga benepisyong makukuha natin kapag kinuha natin ang arts and design? So mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, napakarami po ng benepisyo na makukuha natin dito. Hindi lang po yung pag-enhance ng talento or mga skills natin. Hindi lang po mga kaalaman ang makukuha natin dito, kundi pati na rin yung pag-enhance or pag-boost ng ating confidence. Kasi mga kaibigan, dito sa amin, may mga kasama kami sa arts and design na hindi parang mahina ang loob na makiharap or makihalubilo sa mga tao. So, habang tumagal dahil sa arts and design o dahil sa mga ginagawa namin mga activities or mga production, na-enhance nila na or na-boost nila yung confident nila na makiharap sa mga tao. So, bukod sa confident, bukod sa pag-enhance ng talento, happiness mga kaibigan. Happiness po. Napakasaya po dito sa loob ng arts and design. Hindi lang parang kaibigan ang makukuha mo dito, kundi parang pamilya na.
Yes, parang bagong pamilya na sa loob ng Arts and Design. Iisa kayo dito, united dito, parang kahit may tampuhan man minsan, kakayanin. Kahit may problema, kakayanin. Dahil ganun po sa Arts and Design. Nagtutulungan at nagmamahala. And also, experience pa po mga kaibigan. Yes, experience pa po. Kasi dito sa Arts and Design, marami kaming sinasalihan. Mga activities, mga patimpalak. Ako naranasan ko ng, hindi lang ako yung mga classmate ko, pati yung mga grade 11. Nilalaban kami. Sumasali kami sa mga patimpalak. So, kumbaga, marami kaming napupuntahan. So, experiences. Napakarami po. Isa pa sa mga benepisyo ng pagiging Arts and Design, mga kaibigan, is that being an Arts and Design student, we can help to preserve, to promote, and also to reanimate our culture and traditions. Panglima, ano-ano ang mga kurso na related sa Arts and Design na pwede nating pasukan pagdating natin sa kolehiyo? So mga kaibigan, napakarami po ng pwede nating pasukan sa Arts and Design. So huwag po kayong mangamba na kapag nagpasok kayo sa Arts and Design pagdating sa kolehiyo, mahihirapan kayo. Hindi po. Napakadami po mga kaibigan na pwede niyong pasukan. Isa na dito yung performing arts, isa na dito yung pwede din dito maging teacher. Kung gusto niyong maging teacher, pwede din dito. Pwede din dito yung maging architecture at yung ano pa, pwede pa dito yung mga multimedia, yung mga kursong tungkol sa multimedia, yung mga gumagawa ng mga film, ganyan, filmmaker, mga photography, ganyan, at isa na din, at isa pa dito yung mass communication, na kung saan yun ang aking pinipili, which is the AB Broadcasting, kaya pumasok ako sa Arts and Design. Kaya napakarami po mga kaibigan, kaya huwag kayong matakot na kunin ang pagiging Arts and Design. So ano pa hinihintay mo? Piliin mo na ang pagiging Arts and Design. Huwag ka nang magdalawang isip pa, kasi ako, I am proud to be a good product of Arts and Design. Sana ikaw rin, sabihin mo yan someday that you are a good product of Arts and Design too. Thank you for watching. Mabuhay! It's more fun in Arts and Design.